Sama-samang naglayag ang mga barko ng Pilipinas, Amerika at Japan sa Multilateral Maritime Cooperative Activity sa West Philippine Sea. Naglayag rin ang isang warship ng Amerika malapit sa Spratlys. Saksi, si Rafi Tima. Hindi lang ang BRT Dato Pagwaya ang barko ng Picar na naharas sa West Philippine Sea noong December 4. Pati ang sister ship nito na Dato Matanam Taradapit na nagpatrolya sa Sandy Cay malapit sa Pag-asa Island, sinubukan ding banggain na isang Chinese militia ship. Mabuti na lang at hindi nito inabot ang barko ng BFAR. Sa pagdaong ng BRP Dato Pagbuaya sa Orion Bataan, nakita ng crew ang iba pang sirang tinamo ng barko. Ang protective cover na ito na hydraulic line ng onboard crane na tuklap matapos tamaan ng water cannon. Ito yung tatlong industrial grade plastic tank na ilang beses tinarget ng water cannon ng China Coast Guard. Dito nakaimbak yung mga krudong sinusupply ng BFAR sa mga mangingisdang Pinoy. Hindi ito nasira pero na-deform itong makapal na metal support nito at maging itong plastic mismo na yupi sa lakas ng pressure mula sa water cannon. Dehit! Malapit noon ang BRP Dato Pagbuaya sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc, bahagi ng teritoryo ng Pilipinas at pasok sa ating exclusive economic zone. Inaangkin din ito ng China bilang kanilang teritoryo. Pero sa Murillo Velarde 1734 map na tinuguri ang Mother of All Philippine Maps, panahon pa ng mga Kastila, kinikilala ng nasa jurisdiction ng Pilipinas ang panakot na tawag noon sa Bajo de Masinloc. Sa isang seremonya sa Malacanang, formal nang inilipat ang mapa sa pangangalaga ng gobyerno ng Pilipinas mula kay Mel Velasco Velarde na nakabili sa mapa sa isang auction sa London noong 2014. The Murillo Velarde map in particular provided critical evidence to demonstrate that the Philippines has continuously exercised authority and jurisdiction over what is now identified as Panakot Shoal, now Scarborough Shoal, and Los Bajos de Paragua, Spratly Islands. The 2016 arbitral award clarified maritime entitlements under UNCLOS, reinforcing our rights over resources within our exclusive economic zone and continental shelf. Kanina, sama-sama naglayag ang mga barko ng Pilipinas, Japan at Amerika ng Multilateral Maritime Cooperative Activity sa di tinukoy na bahagi ng EEZ ng Pilipinas. Under the UNCLOS, they are allowed to freely sail all freedom of navigation operations past the high seas, not the territorial waters. Sa bahagi naman ng Spratlys, dumaan ang U.S. Navy destroyer na USS Preble. Ayon sa U.S. Navy, sa kanilang Freedom of Navigation Operation, hinamon nila ang paglilimita ng anilay ginagawa ng China, Taiwan at Vietnam sa Innocent Passage o malayang paglalayag ng barko. Ang Armed Forces of the Philippines sinabing hindi rin nila alam ang tungkol sa pagdaan ng USS Preble sa May Spratlys. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi!